Magandang Friday po. Magandang gabi sa bawat isa. It's Friday night again. Napakabilis. At marami kaming patotoo ngayong gabi na gusto naming ibahagi sa bawat isa sa inyo. Kaninang umaga kami po ay talagang naharas. Harass. Dahil may magandang balita po. Kahapon, kagabi, hindi maganda yung balita na natanggap namin dahil si Jairus sabi niya na mataas pa raw yung white blood cell niya, hindi pa rin daw maganda ang result. Ibig sabihin, may mga infection pa siya sa katawan niya. At ang kanyang x-ray, hindi pa rin daw maganda ang result. So, he is anticipating na extend. 3 days pa may extend. Pero sabi ko, hindi anak, sige manalangin ka lang, sabi namin mag-asawa. At ako, kinikling ko na by Saturday, lalabas ka na. And? Kaninang hapon, tinext po kami o tinawagan kami ni Jairus at ibinalita po niya na siya po ay pinayagan na ng kanyang mga doktor na lumabas tomorrow. Amen. Glory to God. Kaya kami po ay pagod-pagod, busy-busy dahil darating na magsasama-sama na uli kami sa bahay at kailangan palitan ng lahat-lahat. Pero sa kabila ng mga kapaguran, mapupuri mo talaga ang Panginoon na sometimes ang kaaway, maggagawa pa siya ng mga paraan na magkakaroon ka ng doubt, na mag-iisip ka na magaling ka na nga, magaling na nga ba siya o hindi, ba't ano nangyayari, marami pang sumasakit sa kanya. Pero mag-dwell tayo dun sa truth, di ba? Katulad ng napag-aralan natin kagabi. Mm-hmm. Kaya nga, importante po talaga na nakikinig tayo sa salita ng Diyos upang malaman natin yung katotohanan. Kasi nga po, yun yung unang sandata natin laban sa pandaraya ng ating kalaban. Ano ba nang i-inject ng kaaway sa ating mind na mga anxiety, fear, doubt? Yan ang yung problema na yan, ang isang malaking problema sa panahon natin ngayon eh. Hindi naman talaga yung COVID per se. Hindi lang COVID per se. Kung hindi ang matinding kalaban natin ngayon, yung tinatawag na mental stress, mental torture, anxiety, na kung saan kuminsan hindi ka makakain dahil sa pag-iisip, hindi ka makatulog dahil sa sobrang pag-iisip. Yan ang kalaban natin ngayon. Kaya nga, sa Facebook, meron pong nag-post na dapat maging considerate tayo sa panahon ito. Dapat maging understanding tayo sa panahon na ito. Dapat mas maging forgiving tayo sa panahon na ito. Dahil nga po, marami pong mga tao, wala man silang sakit na COVID, pero handun yung kanilang mental stress, yung kanilang mental health issue, ay talagang nagmamanifest. Totoo yun na ang dami mong fear na hindi pa nangyayari, takot na takot ka na. Di po ba? Katulad ng mga experiences po namin ngayon, itong COVID na pinagdaanan ng pamilya namin, ang dami mong takot. At yung takot mo, kakainin ka ng kakainin. Pag nakain ka na ng takot mo, hindi ka na makakatulog sa gabi. Tapos papakiramdaman mo, humihinga pa ba ako? Patay na ba ako? Buhay pa ba ako? Ako ba nasa langit na o nasan ako? Dahil sa takot yun. Pero papalitan nga natin yung lies na binibigay sa atin ng kaaway at ang ilalagay natin kung ano yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Yun! Magandang gabi! It's Friday night! Thank God it's Friday. Nakaraos po ang buong linggo. Tayo ay malakas. Tayo ay humihinga. Tayo ay sama-sama. Patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po tayong lahat ay huwag tayong magsasawa na makinig, mag-aral. Tayong lahat sabay-sabay na kilalanin at alamin ang salita ng Panginoon.
Ready na po ba kayo? Kumusta naman kayo? Kung may mga patotoo po kayo na gusto nyo i-share sa amin, na para naman po mag-bless din ang bawat isa sa atin, pwede po kayong maglagay ng inyong testimony sa comment section ng ating Facebook Live. Sige po, nawa, nasa magandang kalagayan ang bawat isa. Tayo po ay mananalangin at dudulog sa Panginoon ngayong gabi. Panginoon, dumudulog po kami ngayong gabi sa iyo. Nagpapakumbaba po kami. Humaharap po kami ng inaamin na kami po ay hindi naging karapat-dapat sa iyong harapan. Linisin mo po kami sa aming mga kasalanan, O Diyos, upang maging katanggap-tanggap kami sa iyo, Panginoon. At salamat po sa presensya mo ngayong gabi, dahil alam po namin na higit kami sa dalawa, higit kami sa tatlo, kami po ay maraming sama-sama na natitipon para sa iyong pangalan. Kaya ikaw po ay nasa aming kaligitnaan. Salamat po, Panginoon, nawa, mangusap ka sa bawat isa sa amin at madinig namin ang iyong mga salita. Hawihin mo ang lahat ng mga distractions ngayong gabi. Hawihin mo ang mga naiisip namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Nawa, ang aming presensya, ang aming isipan, ang aming puso ay talagang nandito at makikinig sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming pinagpupurihan, dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Good evening po. Good evening po sa lahat ng mga nanonood. Hindi ko po kayo kayang basahin. So, mayroon pa nga pala akong isang patotoo, si Trent. Yung sasakyan natin, dahil may kalumahan na, medyo tumirik po siya actually. At hindi ko po maintindihan kung anong naging dahilan hanggang sa naubos yung baterya niya, ka-start, pero hindi pa rin po nag-start. So, nagpapasalamat ako kay Brother Jerry dahil siya yung natawag ko na pinakiusapan ko na batakin yung sasakyan at dinala po sa talyer. To make the long story short, eh, malaki pong gastos. Pero sa biyaya po ng Panginoon, tumugon si Lord dun sa pangangailangan yun. Parang bawas alalahanin. So salamat sa Diyos sa kanyang provision. Pagpalain ng Panginoon, ang, yung mga anghel ng Panginoon upang kami ay tulungan sa mga pagsubok na ito na aming dinadaan. Pero ngayon okay na. Tumatakbo na uli at biyaya ng Panginoon ay pwede na uling magamit. Amen. So, salamat po purihin ang Panginoon sa lahat ng mga tumutulong, wala, hanggang ngayon po nakakatanggap pa kami ng prutas. Yeah. Salamat po, salamat ang Diyos ang magbalik sa inyo a hundredfold ng lahat ng blessing. Ramdam namin ang pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Amen. So, ipagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay tungkol sa spiritual warfare, no? Sa gabing ito, ang aking pong topic ay defeating the devil. Alam niyo po ba na matapos nating ma-identify yung ating kalaban, sabi nga po dun sa verse 12, "For we are not fighting against flesh and blood." Sige, pakibasa mo nga si Tart yung verse 12. "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms." So, in-identify po ni Apostle Paul yung ating tunay na kalaban. Okay? Na evil rulers, spiritual forces, evil spirits, at ito nga po ay hindi nakikita. No? Parang virus na hindi nakikita. Pero in-identify po ni Apostle Paul. Ngayon, si Lord nag-provide ng mga sandata na dapat daw nating suotin, dapat nating taglayin, na kung saan, kung susuotin lang lamang daw natin yung pitong sandata na ito,
maaari nating ma-defeat ang ating kalaban. Okay? Sabi nga dito ay, 7 armor of God to defeat the devil. 7, ma. Perfect number. Perfect number. Okay? Meaning complete. Sufficient itong mga armas na ito. Kung atin lamang pong susuutin itong mga armas na ito, natitiyak natin, we were able to win the war and stand our ground. Okay? Kasi yun ang talagang layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. To stand one's ground. Meaning, talagang manatili tayong nakatayo, manatili tayong matatag sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So, meron pong dalawang meron pong dalawang klase ng weapons na ibinigay ang Panginoon. No? Dalawang klase. Una, yung tinatawag na defensive weapons. Pangalawa, armas, ha? Pangalawa, offensive weapons. Okay. So, yung pong unang lima na sandata na binanggit ng Panginoon, ito po'y nasa kategorya ng defensive weapons provided by God. Pangalawa, yung ika-anim at ika-pito, ito po'y nasa kategorya na gagamitin natin for offensive weapon. Okay? Offensive weapon. So, balikan lang po natin yung tinalangin natin kagabi. Okay? Una-una, belt of truth. So, yung katotohanan. Sabi ko nga sa inyo, panglaban kay Satanas sa kanyang kasinungalingan. Okay? Because he's the father of lies. So, si Lord nag-provide ng sandata. Ang sandata natin, laban sa kasinungalingan, laban sa kanyang pandaraya, ay katotohanan. So, kung tayo po, bilang mga mananampalataya, mamumuhay tayo ayon sa katotohanan, ayon sa turo at aral ng ating Panginoon, nakakasigurado po tayo na tayo po ay magtatagumpay. Kasi nga, ang panlaban sa kasinungalingan o pandaraya ay ang katotohanan. Pangalawa po, mga kapatid, righteousness. No? Breastplate of righteousness. Yung katuwiran. Okay? Yung katuwiran. Of course, ang katuwiran, ano ba kabaligtaran ng katuwiran? Hindi kabaloktutan. Okay? Tuwid eh. Oh, yung crookedness or wickedness ng ating kalaban. No? Ang kalaban natin is a crooked enemy. No? Na kung saan gagamitin niya ang lahat ng kaparaanan upang tayo ay i-accuse. Kasi nga, ang pangalan niya ay accuser of the brethren. Okay? So, para walang masabi laban sa ating si Satanas, kinakailangan mamuhay tayo ng may katuwiran. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi God made us righteous before God. Nang noong tayo nanampalataya sa Panginoon, He declared us as righteous before God. Tayo ay, nung tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo kanyang pinatawad at nilinis pa sa lahat ng ating karumihan. Okay? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, he became new. So, God is good, no? Ang panlaban talaga sa accusation ng ating kalaban, mamuhay tayo ng may katuwiran. Okay? Matuwid na pamumuhay yung purity of life and holy life bilang isang mananampalataya. Sa gayon, walang masasabi sa atin laban sa atin. Wala siyang masasabing masama laban sa atin dahil na tayo'y namumuhay sa katuwiran. So, may dalawa na tayong weapon. Truth and righteousness. Dalawa pa lang po yun.
ano pa yung tatlong weapons for defense, defensive weapon na ipinuprovide ng ating Panginoon? So, binanggit po rito, mga kapatid, sa ating mga talata, sa verse 15, pakibasa nga, sweetheart. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Okay. From your feet. And with your feet. Well, sa context po kasi ng ni Apostle Paul during that time na isinusulat niya ito. So, ang imagery nga na ipinakikita niya rito, yung Roman soldier. So, pinagmamasdan niya yung Roman soldier. Tapos, ginamit niya na halimbawa yung mga sandata na taglay ng isang Roman soldier na kung saan napansin niya yung sandals ng isang Roman soldier. Okay, kasama po yun. Now, sa panahon natin ngayon, ang tawag doon, combat shoes. Okay? Now, napakahalaga po ng isang combat shoes sa isang sundalo. Dahil yung mobility mo, yung pagkilos mo, ay malaki ang maitutulong nun o makakahad lang sa'yo kung hindi maayos yung iyong panyapa. Okay? So, dito po, ang isang combat shoes o sandalias ng isang Roman soldier, kumakatawan po na ito po ay nagsisilbing pundasyon mo sa iyong sarili para makakilos ka ng mas maayos. So, gaya po ng aking tinuro sa inyo nung unang gabi, the meaning is in the metaphor. Okay? The meaning is in the metaphor. Okay? So, ang metaphor dito, yung shoes. Pero binanggit nga, yung shoes of the gospel of peace. Okay? So, para sa isang mananampalataya, this reminds us that we are to be well-grounded in the things of God. We are to be sure of our own conversion and of the fundamentals of the faith. We need to know what we believe and why, so that we will be on the solid foundation when the battle comes against us. So napakahalaga po, mga kapatid, na di ba sa isang sundalo yung kanyang tinatag na fighting stance. Okay? Halimbawa po, naalala ko one time si Manny Pacquiao ay natalo sa isang matching fight niya. Hindi, nung last. Yung prior to that, yung isa pang pagkatalo niya. Alam nyo kung ano ang naging alibi or excuse ni Manny Pacquiao? Yun daw ginamit niyang medyas, madulas. So, ina-attribute ni Manny na isa sa dahilan kung bakit natalo siya doon sa laban na yun, hindi ko lang maalala kung sino, ay dahil doon sa medyas. So, napakahalaga yung fighting stance. Now, sa context po ng isang mananampalataya, mga kapatid, napakahalaga po na alam mo kung saan ka nakatayo. Alam niyo kung bakit? Bakit po tinawag na the gospel of peace? Kasi po si Satanas, ang panlaban niya sa atin, yung discord and division. Okay? Discord and division. Gusto ni Satanas, mag-away-away, magkaroon ng broken relationship, magkaroon ng division sa relationship sa husband and wife, relationship ng mga anak, sa kanyang mga magulang, relationship ng mga employer, sa kanilang mga employee. Isa sa atake ng kalaban ay yung division and discord. Kaya nga, ang panlaban daw po natin dito, yung gospel of peace. Sa gayon, maging matatag yung pagsasama bilang mag-asawa, bilang mga magulang sa kanyang mga anak, bilang mga empleyado sa kanilang mga employer, yung gospel of peace. Kaya nga, panglaban po natin talaga yung ebanghelyo eh.
no? Laban dun sa mga atake sa atin ng ating kalaban. Okay? Now, sa verse 16, binanggit naman po dito yung ika-apat na sandata, the shield of faith, no? Shield. Okay? Panangga ng pananampalataya, no? Sabi rito, in addition to all of this, hold up a shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. So, tandaan po ninyo. Okay? Ang ating kalaban, merong mga tinatawag na fiery arrows. Diba? Panudla. Meron siyang mga fiery arrows na nakatuon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mga relationship ng mga mag-asawa, sa relationship ng family, sa relationship sa company, even sa context ng local church. May mga fiery darts na ginagawang atak, pang-atake sa atin, ang ating kalaban, the devil. Sabi nga rito, to stop the fiery arrows of the devil. Now, ano raw po yun? Shield. Okay? Yung pong shield, hindi lang po ito yung bilog na shield, no? Yung Roman soldier, ang shield po niya yung rectangular, no? Shield. Nakakita tayo nun eh, nung nasa Israel tayo, dahil meron talagang yung sa museum nila. Andun yung halos kung di po ako nagkakamali, nung tiningnan ko po yung shield, pag tumayo ako hanggang dito ko sa may bandang leeg ko yung shield. Sayan sa lupa. No, medyo mataas po siya. May mga 4 feet po yung taas niya at siguro yung lapad niya ay 2 feet. Something like that. Ngayon, yun nga po yung ginagawang panangga. Okay. Laban sa mga panudla ng ating kalaban. At alam nyo, siguro naman nanood kayo. Sino sa inyo nanood ng mga war games, nung ancient war games? Ano? Halimbawa, yung movie na 300. O kaya yung movie na Troy. Okay, napanood nyo siguro yung movie na yon. Now, yung mga sundalo, hindi lang niya i-cover yung kanyang sarili nung shield. Kundi, when they were united, magsasama-sama sila, magdidikit sila. Pag sila'y nagdikit-dikit na, mga kapatid, alam nyo, para silang yung pag nagdikit-dikit na yung mga shield nila, ay para na siyang isang refuge, no? Isang hindi mo na basta-basta pwedeng atakihin sila, dahil nga kahit ano yung mga sibat o arrows na ibabato sa kanila ng kanilang kalaban, pero hindi po sila matitinag. Ngayon, yung mula sa picture na yun, pinakita ni Apostle Paul yung faith. Dito natin makikita na individually, pwede ka nang protektahan ng faith mo. Pero, once na yung faith ko, at saka yung faith ni Sister Olive, nag-join forces kami, nagdikit kami, yung pananampalataya namin, pinagkaisa namin yung shield. Oo. So, dito po natin makikita na hindi tayo basta-basta magagapi ng ating kalaban. Kaya nga, napakahalaga po nung sabi ng Panginoon, saan man may dalawa o tatlo na titipon sa kanyang pangalan, handun siya sa kanilang kalagitnaan. Parang dahil handun yung presensya ng Diyos, hindi tayo basta-basta matitinag. Yung pananampalataya natin, minsan buwibigay eh. No? Pero kung may kasama kang nananampalataya rin sa Panginoon, lalakas ka at magiging matatag ka dahil may kasama ka na nakikipaglaban. So yung faith ng bawat isa, nagkakaroon tayo ng pagpapalakasa ng ating pananampalataya. Kaya nga, dito po makikita natin, yung ating shield of faith, ito po yung panglaban natin, no? It is a shield that is able to quench all the fiery darts
of the devil. Okay? Sa context nga po ng Roman soldiers, alam nyo yung shield nila? Okay? Nilulublob muna nila sa tubig. Binabasa muna nila yung shield na yon dahil may leather po yun sa harap eh. Para yung mga arrows na nag-aapoy, pagka tumama doon, mamamatay yung apoy. So, ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Yung pong and receive the victory regardless kung ano po yung atake ng ating kalaban sa bawat isa sa atin. Naalala ko yung sinabi nga po sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. And without faith, it is impossible for us to fight against the enemy. Kaya napakahalaga yung binanggit po rito. Kaya nga sabi rito sa ating text eh, above all, yung faith natin, huwag mong isusuko, huwag mong ibababa. Lagi kang nasa defensive mode, yung pananampalataya mo. Dahil yun ang pangontra natin laban sa mga panudla ng ating kalaban. Kasi nga po, yung ating kalaban, meron siyang mga fiery darts o arrow, fiery arrows na ibinabato sa atin. Alam niyo kung ano yun? Unbelief. Okay. Atake ng kalaban yan, yung minsan magda-doubt ka. O kaya minsan ay mawawalan ka na ng panghihinaan ka na ng loob. Atake po ng kalaban yan sa buhay natin na dapat nating bantayan. At yan ay ang pangontra dyan, yung ating pananampalataya. Pwede pa ako magpapalataya? Sige, go ahead. Nung nasa ospital po si Jairus, at kaming dalawa naman, kaming apat na naiwan na naghiwalay pa kami, dalawang bahay kami para lang hindi kami magkahawahan. Nakakatulog ako o nagiging payapa ang damdamin ko. Sabi ko nga kay Pastor na, sweetheart, napakagaling lang talaga ng Panginoon. Kasi bakit tayo nagiging payapa sa kabila ng si Jairus e nasa ospital? Sabi ko, kasi yung pananampalataya na alam ko na mahal ko ang anak ko, pero mas mahal ng Panginoon yung anak ko. Yung pananampalataya na hindi niya kami iiwan o pababayaan man. Yung pananampalataya na He will provide everything. Na yung pananampalataya na He is our great healer. Yun yung mga bagay na faith mo, na paiiralin mo sa gitna ng laban ng buhay. Yung pananampalataya na God is on the throne. And He is the sovereign Lord. He is the sovereign Lord. Walang mga magaganap sa mundong ibabaw na ito maliban na Kanyang ipahintulot. Kaya nga, isusurrender mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Eh. Kaya nga, yung prayer na, Lord, your will be done. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. You will going to surrender your life. Even your own desire and will and prayer, isasabit mo sa Panginoon. Kaya nga, Lord, bigay mo na lahat sa Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for you. So, and that is faith. No? Yung bang matutulog ka ng mapayapa, dahil alam mo, God is in control of everything. That God is still working behind the scene. Mm-hmm. Ano nga yung kanta na even though you do not see, He is still working. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo nakikita na may nag-i-improve, pero ang alam mo, God is a sovereign God. Na Siya yung magkocontrol, na Siya yung nakakaalam kung ano yung best for all of us. Kailangan natin pagdaanan ng mga bagay na to kasi may purpose ang Panginoon. Yun lang, kailangan yung pananampalataya natin. Pairali natin. Pagganahin ninyo. Mas maganda yung pananampalataya ko, pananampalataya ni Pastor, na pananampalataya nating mga magkakasama tayo sa community na ang Panginoon talaga ang
kikilos, ang Panginoon ang maghihin. Yung pananampalataya na yun, yun yung magiging shield ng refuge ng bawat isa sa atin na tayong lahat ay mag-win ng battle. Any battle. Basta kaya, tayo ay mananampalataya. Pag meron kayong mga pagsubok, tapos nariyan yung mga kapatiran, yung mga kapamilya, yung mga kasama sa community na sasabihin sa'yo, Sister Olive, pinagdadasal namin kayo. Pastor, nagdadasal kami para sa inyo. Alam nyo, in that way, yung pananampalataya ng bawat isa sa atin, yun ang nagiging kalakasan namin, yun ang nagiging refuge namin. At ganun din naman, kung kayo naman ang may mga pagsubok, kung kayo naman ang may mga pinagdadaanan sa buhay, alam mo, handun yung buong community na nananalangin sa Diyos na nag-intercede on your behalf dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Di ba nagiging shield natin ang pananampalataya dahil tayo ay sama-sama, tulong-tulong, nagdadamayan, nagtutulungan. Well, sa verse 17, no, another weapon for defensive weapon na ibinigay ng Panginoon, yung tinatawag na helmet of salvation. So, helmet. So, napakahalaga po ng helmet, iba? Ano bang pinuprotektahan ng isang helmet? Of course, yung ating head, to protect the head. Kasi nga po, importante, mga kapatid, na ingatan natin yung ating pag-iisip. Okay. Kasi nga sa panahon ng mga pagsubok, atakihin tayo ng kalaban sa ating... We are being bombarded. Yeah. Kaya nga, he's the father of lies, he's the father of misinformation, he's the father of fake news, he's the father of propaganda. Ang dami niyang ibabato sa isip mo. To the point na, magda-doubt ka na. Yun ang panglaban ni Satanas. Doubt. You are going to cast doubt on your head. Anak nga ba ako ng Diyos? Mahal nga ba ako ng Panginoon? Bakit parang nakalimutan naman na yata ako? Pagagalingin pa kaya niya ako? Bakit kaya nagkaroon pa ako ng ganitong karamdaman? Tutulungan kaya ako ng Diyos na makasurvive o makaahon sa problema na ito? Magigising pa kaya ako bukas? So, marami pong mga sinasaksak sa ating mga isipan ang ating kalaban. Kaya nga dito, mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, isuot ninyo yung helmet of salvation. Helmet of salvation. Na kung saan, yung katiyakan ng ating kaligtasan, yung katiyakan na tayo'y mahal ng Diyos, yung katiyakan na tayo'y iniligtas na ng Panginoon, yung katiyakan na tayo'y pinatawad na ng Panginoon, yung katunayan na tayo ay itinuring na niya na anak ng Diyos, yung katibayan na tayo ay kanyang inilipat na mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat na sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Yung katiyakan na tayo nakaranas na ng ating redemption, yung ating katubusan, na kung saan inako na ni Jesus ang lahat ng kahatulan na supposed to be tayo dapat ang magdusa, pero inako niya yung ating mga kasalanan. Alam niyo, kung minsan yung nga po eh, no? Kasi si Satanas, magkakasya ng doubt. Yung bang magtatanong ka na sa sarili mo. Kaya nga, importante po rito, mga kapatid, no? Na tiyakin natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. Panghawakan natin yung kanyang mga salita. Panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Panghawakan natin yung tinatawag na assurance of salvation. Na kung saan, anuman ang mangyari sa ating buhay, mabuhay man o mamatay, tayo ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Meron na tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ay kailangan po matiyak natin yan. Sa gayon, yung kalaban natin, wala na siyang puwang para mag-doubt pa tayo
sa ating katayuan, sa harapan ng Diyos. Kasi nga, dapat ingatan natin yung ating mga pag-iisip. Ingatan natin yung ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Pagtibayin natin sa ating mga puso't isipan yung mga pangako ng ating Panginoon. So, dito makikita natin, mga kapatid, yung lima na weapon for, ang tawag nga dito, defensive weapons that God has provided. Truth, righteousness, gospel of peace, faith, and salvation. Ngayon, meron pang dalawang natitira. Sa verse 17 and verse 18, meron pong dalawang weapon na ipinuprovide ang Panginoon upang ma-defeat natin ang kalaban. At ito po'y pwede natin gamitin not only for defensive weapon, kundi ito po'y maaari natin gamitin bilang offensive weapons. Ano po itong dalawa na ito? Number one, the sword of the Spirit, which is the Word of God. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Yung salita pa rin ng Diyos. Ang siyang pwede nating gamitin laban sa panlaban, pangontra, at pang-atake laban sa mga ginagawa ni Satanas. Okay? Halimbawa po, mga kapatid. No, di ba yung sword? Espada? Pwede yan na pangontra, panangga, pwede rin yan pang-atake. Okay? Yan po yung picture na ipinakikita ron. The meaning is in the metaphor. Na kung saan, ang salita ng Diyos, it is the Bible that we are to use to attack the enemy and see him fall. Okay? It is the Word of God that enables us to conquer him in every battle we face. Isang halimbawa po rito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Remember, sa Matthew chapter 4, 1 to 11, siya po ay inatake ng kalaban. Tinawag na temptation of Jesus. At mapapansin po natin, yung tatlong atake ng kalaban sa ating Panginoon, ginamit ni Lord yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Na kung saan, laging sinasabi ng Panginoon, it is written. It is written. It is written. Ano po? Nasusulat eh. Okay? Kaya nga, importante rito mga kapatid, unang-una, alam mo kung ano yung nasusulat. Alam mo kung ano yung salita ng Diyos. Pwede mong i-rebuke yung kalaban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang problema. Ano problema? Pag hindi mo alam yung salita ng Diyos. Tama. Wala kang counter-attack dun sa ibinibigay sa iyo ng kaaway. Kaya nga, napakahalaga po yung alam mo yung salita ng Diyos. At hindi lang po yun, mga kapatid, no? Alam mo yung gamit ng salita ng Diyos. Hindi po sapat yung alam mo lang yung salita ng Diyos. Kailangan, alam mo yung tamang gamit ng salita ng Diyos. Ang tinatawag po, yung po kasing tinatawag na out of context, no? Yung po ang isang danger po minsan sa pagkukote ng talata mula sa banal na kasulatan na kung saan mali ang pagkagamit. Kaya ang tawag doon, out of context. Kaya nga mahalaga, talagang alam mo yung inaaral na salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Di ba? It is like, the Word of God is alive and active. It is like a two-edged sword. No? Yun ang sabi sa Hebrews chapter 4,
Verse 12, no? The Word of God is alive. The Word of God is active. The Word of God is like a two-edged sword na maaari nating magamit. Kaya lang, gamitin natin sa tamang kaparaanan. Okay? Na kaya nga napakahalaga po na alam mo kung paano lalabanan ang anumang gawa ng ating kalaban. Kaya nga, the sword of the Spirit is our weapon. The Word of God is our weapon, not only for defense, but for offense against the works of the enemy. Okay? Amen? And last but not the least, prayer. Okay? Sabi sa verse 18, and look at our Bible. Sabi po rito sa verse 18, no? Pray in the Spirit at all times. So dito, mga kapatid, hindi na po gumamit ng metaphor. Si Apostle Paul, direct na. Direct statement, direct weapon. Binanggit na niya, ang pananalangin ay isang uri ng sandata na panlaban natin sa anumang uri ng atake ng ating kalaban sa buhay ng isang mananampalataya. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. So dito po, mga kapatid, binigyan diin ni Apostle Paul, ang pananalangin ay isang sandata na maaari nating gamitin sa lahat ng panahon. No? So dito, hindi mo kinakailangan na in all occasions. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay Bible school student muna bago mo gamitin tong weapon na ito. Hindi mo kinakailangan ikaw ay seminary graduate o kaya mataas ang iyong pinag-aralan. Hindi. Basta marunong kang manalangin. Ang panalangin ay isang sandata ng isang mananampalataya. Kaya nga, a prayerless Christian is a powerless Christian. Okay. Pero kung ikaw ay isang prayerful Christian, sino naaalala mo si Tarj? Siyempre, si Inanko. Oh, na... Nagpapatutaw po ako dyan na yung aking mahal na biyanan, si Inang Nida del Rosario, ay isa po sa aking nililook up na lingkod ng Diyos na napaka prayerful na anak ng Diyos. Ang intercessor. Yeah, isa po siyang talagang legitimate intercessors ng ating Panginoon. Mula noon na nakilala ko siya hanggang sa umuwi na siya sa Panginoon, wala siyang ginawa kundi manalangin. And I do believe, ma, even until now, no? In the presence of God, eh, yun pa rin ang kanyang ginagawa. He is continuously interceding for all of us. Kaya nga, sabi nito, pray in the Spirit at all times. So, walang pinipiling panahon. And on every occasion, okay, in good times and in bad times, okay, maganda man ang nangyayari, you pray. Hindi man maganda yung nangyayari, you pray. May problema ka, you pray. Wala kang problema, you pray. On every occasion eh. And then stay alert, be persistent, sabi rito, in your prayers. For all believers. Alam nyo, kung magpe-pray lang po tayo, marami tayong dapat ipag-pray. For all believers everywhere. Manalangin kayo sa mga pastor, manalangin tayo sa mga misyonero, manalangin tayo sa mga mananampalataya sa Afghanistan, mga mananampalataya sa ibang bansa, mananampalataya na ginagamit ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Even yung mga mananampalataya na pinanghihinaanan ng loob, ipanalangin natin sila. Even yung mga mananampalataya na unti-unti nalalamig na yung kanilang pananampalataya, ipanalangin po natin sila. Yung mga mananampalataya dumadan sa mga matitinding pagsubok, ipanalangin po natin sila. Kasi nga po, ito po ay isang sandata natin. You know, when we are praying, mga kapatid, we are in the presence of the Almighty. We are in the presence of God. Kumbaga sa isang digmaan, kayo po ay nasa, ang tawag doon, war room. Sino ho nakapanood sa inyo nung movie na yun? War room. Yung lola na wala siyang ginawa kundi talagang manalangin. Pinapanalangin niya, even yung mga kapitbahay niya, pinapanalangin niya yung mga taong dumaan sa buhay niya. Yung apo niya. Even yung apo niya. So lahat ng mga taong dumadaan sa buhay niya, ipinapanalangin niya. Yung nga po, God works. Ino-honor ng Panginoon yung kanilang mga panalangin. Kaya nga po, sa gabing ito, mga kapatid, the greatest offensive weapon we have is the ability to call on the Lord. Amen. When we are in the thick of the battle, He is able to communicate His orders to us on the spot and we can implement them immediately. Kaya nga, when we are in the presence of God, brothers and sisters, when we are in the presence of God, the enemy has no space in our lives. Eh, nasa presensya ka lagi ng Panginoon, nakababad ka sa presensya ng Panginoon eh. Paano ka pa niya aatakihin? Eh, katabi mo lagi ang Panginoon, kasama mo lagi ang Panginoon. May atakihin ka man niya, meron kang shield. Si Lord mismo ang kasama mo. Kaya nga, when I think sa gabing ito, yung po yung we will win the battle. We can defeat the enemy. Itong pitong weapons na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ay gagamitin natin. Isusuot natin. Tataglay natin bilang mga mananampalataya. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, kailangan complete package. Dapat itong pito na ito, taglay ng bawat isa. Hindi isa lang. Hindi dalawa lang. Hindi tatlo lang. Hindi apat lang. Hindi lima lang. Hindi anim lang. Kailangan yung pito na ito. Kaya nga sabi rito, put on the full armor. All of God's armor that He provides in order for us to defeat the enemy, to win our war, to win over war. Amen. Kasi ang gusto ni Lord, for us to stand firm, to remain standing in spite of the attacks of the enemy. Magandang gabi po sa inyong lahat at hinilingan ko po na tayo lahat ay manalangin na. Nasobran ako sa busog. Sige. Manalangin ka na si Tar. Sige po, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa mga itinuro mo ngayong gabi sa bawat isa sa amin. Alam ko po na hindi po aksidente na kami po ay nakapakinig ng iyong mga salita. Na ito po ay isang napakalaking kaalaman para sa bawat isa sa amin na alamin namin ang mga sandata na kailangan namin meron kami to win the battle of life, Lord God. Alam po namin na sa bawat araw, sa bawat bahagi ng aming buhay, dumaraan po kami sa iba't ibang klase ng laban sa buhay. Pero sa mga napag-aralan namin, O Diyos, lalo na ang mga pananalangin,
ito po pala ay isa sa sandata na kailangan namin taglayin. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi namin alalahanin ang katotohanan, the truth, the right, our righteousness, the, our salvation, gospel of peace, our faith, the word of truth, the word and prayer, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay lagi namin tatandaan upang mapaglabanan namin ang lahat ng aming pagdadaanan. Marami pong salamat sa gabing ito. Patuloy ka po na humilos sa buhay ng bawat isa. Tumugon sa bawat dalangin ng bawat isa. Kung may mga karamdaman man, Panginoon, na kamag-anak, kakilala, kaibigan, o maaaring kasama namin dito, o Diyos, dalangin namin, kami nagkakaisa sa aming pananalangin, amen. Panginoon, na ikaw ang maggawad ng kagalingan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga tao na nasa ospital, o Diyos, ibsan mo ang kanilang mga nararamdaman at ang kapangyarihan mo, the miracle of healing, Lord God, ay mapasa kanilang lahat, o Lord. Ang dalangin din namin na patuloy kang magbigay ng kalakasan sa mga frontliners namin, o Diyos, patuloy kang magbigay sa kanila ng mataas na immune system, patuloy kang magbigay sa kanila ng passion, Lord, dun sa mga ginagawa pa nila, Panginoon. At ikaw po, o Diyos, ang mag-reward sa kanilang lahat na kanilang pagpapakal, pagpapakasakit sa mga ginagawa nila. Maraming salamat po, o Diyos. At patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa kagalingan na aming natamo na nanggagaling sa inyo. Ang dalangin po namin, a complete restoration of our health, Lord God, ang buo naming pamilya, Panginoon. Lalo-lalo na po si Doc Jairus na pagkatapos po ng pagkaka-hospital niya, ng sakit niyang ito, ay babalik siya muli upang gampanan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Panginoon, ikaw po ang magpalakas sa kanya. Ikaw po ang mag-restore ng lahat ng bagay sa kanyang katawan, sa kanyang espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayong gabi, basbasan mo po kaming lahat, Panginoon, na sama-sama ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, batiin natin. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin na sana'y makita namin. Yun. Okay. So, umpisa nating batiin yung ating mga kasamaan sa ating debo, mga kapatid. Okay, si... Okay. All comment. Si Tito Ben and Tita Judy, maraming salamat po for joining us. Darwin Centeno, salamat Darwin. Sister Melody Lanusa, thank you so much. Sister Josepa Kulanay, hindi mo mabuksan. Maricel Kakabelos, Ate Che Pugoon, Ate Evelyn. Sister Violeta Bertuccio sa San Juan, Batangas. Arlene Uson, hello Pen Arlene. Ben Santos, Lola Peteng, Ma'am Arlinda Cruz, Kaning Jimenez, Carica Castillo, Kanet and Kaboy, marami pong salamat. Nawa, Kanet, patuloy ka pong i-restore ng Panginoon at lumakas ka po. Ma'am Cecilia, Sister Cecilia Madroño, Myla Tubera, Myla, salamat sa mga ayuda mo. Sister Rusta Jan, hello Mary Jane. Degia Perez, Sister Paz Daulayan, marami pong salamat. Sister Paz, Jen Tiglao, Marivic, Sister Marivic Bella Senor, Melody Lanusa, Kuya Ray Gonzalez, Mean Lanusa, hello. Mabel Makadangdang, Marie Garcia, Kaningning Jimenez, Kuya Bobby Gonzalez, Sister Jane Dingo, sino pa?
Manina po at kahit dito si sa Saudi ay napapanood ko kayo. Kaboy, hello po. Boy, pangaliban. Hello po. Ang asawa ng Kanet. Marami pong salamat, Kaboy, sa hindi ko makakalimutan yung seed na tinanim mo sa akin noon na ikaw ang nag-sponsor sa family camp, first family camp ko. Wow! Hindi ko makakalimutan yan. Maraming maraming pong salamat, Kaboy, dyan sa Saudi Arabia. Jerome Harder. Jerome, salamat sa pagsama mo ngayong gabi. Aileen Muson, Kabet, Marie Garcia, Noel Carrera, hello Noel, Tetet, hello. Erlinda Cruz. Ma'am Erlinda Cruz. Brother Rod, Ate Flora and Kuya Andy, maraming pong salamat. Faith and Jeff Rojas, Tetet, Doktora Aishel, Aishel, thank you. Salamat sa dalaw mo kanina. God bless you, Aishel. Salamat, Doktora. Sister Ellen Ong, Marie Alcaraz, hello Marie, ramdam na ramdam mo yung pinagdadaanan namin ngayon dahil napagdaanan mo. Thank you for the encouragement. Sister Glenda Martin, salamat po. Sister Ate Joanne Galang and Kuya Jerry, salamat na wa. Ingatan ng Panginoon si Kevin na nasa baba. Baba. Jesusa Kulanay, Mama Josepa, salamat Sister Suset and Painado, Brother Augusto Banganan. Des Banganan. Hello, Brother Mon, Ate Dang and family. Hello, Sir Sean Coys and Jonah. Ma'am Weng Ferrer, marami pong salamat. Patuloy kayong pagalingin ng Panginoon. Myla Tubera and family. Hello. Gil Horda. Horda. Salamat, Gil Horda. Horda niya tayata si Gil. Eh, yeah. No? Jenny Reyes. Jenny Reyes. Hello. Thank you for joining God us bless again, you. Jenny. See you on Sunday. Rosemary Sherbo and Ate Gemma Sumile ng nasa Israel. Salamat. Pauline! Pauline! Na-miss kita. Diyan lang sa kabilang bahay. Sister Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Glad and William and Gwen, and Nanay Esther and Tatay Cesar. Hello po, kaway-kaway dyan. Emma Gonzalez at mga De La Cruz family dyan po sa Cavite. Brother Alduin! Salamat! Thank you, Alduin, sa prayers. Janice Panganiban. Thank you for joining us, Janice. Nanay Sean, Seaning Poseidon. Maraming pong salamat. Kim Aya, hello. Rachel. Miko, Rachel, Shad. Rachel, pagalingin ka na ni Lord, sana makatapos na yung mga episode morning na yan. Sickness mo na yan. Sister Narisa Aduka and Brother June Aduka, hello. Sister Edna. Edna, tatawagan kita Nanay after Devo. Nanay Lolita, Tatay Ador, Sister Carm, nami-miss na kita. Sorry sa mga hindi natin pag-uusap ng matagal-tagal. Sister Paz Daulayan, thank you po. God bless you po. Lisa Poseido. Wilma! Nami-miss ka na rin namin, Wilma. God bless you. Wilmarlin. Sa mga Tamiling family. Marami po kasi kaming kaabalahan ni Pastor. Jennifer, Sister Jennifer Camero. Amen! Salamat po. At si Paul, si Kane, si Johan, si Mateo, even si Ma'am Abet, Kuya Jo, at sa lahat ng nanonood ng YouTube, nako, pagpalain po tayo lahat ng ingatan tayo ng Lagi Panginoon. Lagi po tayong makaisa sa ating gawain at ibahagi po natin itong gawain natin by sharing to your friends. Kasi po, pag sinishare nyo to, maraming makakapanood ng ating pag-aaral. Always don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good evening, Paul. Good night. Bye-bye and God bless.